na nagpo-fondo nung reproductive health bill campaign sa Pilipinas. Okay? Yeah. Ang pangatlo, yung sinabi ko kanina, abortion. Tama yung sinabi ni Ate Ana, magkakaroon ng micro-abortion through the use of the oral contraceptives. No? Nagkakaroon ng micro-abortion. No? Because yun yung third action ng ano, ng hormonal contraceptives. Eh. Huwag ma-implant yung fertilized ovum doon sa uterus ng babae. Okay. Pero may isa pang aspeto doon sa bill na outrightly kinokondone na yung abortion. Malinaw yun. Nakalagay dito, ha? Nabasahin ko. While this act, ibig sabihin itong batas na ito, no? Kung panukalang batas na ito. While this act recognizes that abortion is illegal and punishable by law, the government shall ensure that all women needing care for post-abortion complications shall be treated and counseled in a humane, non-judgmental, and compassionate manner. Okay. Pag binasa mo yun, ay, ang ganda. Ang ganda, dapat naman yung ano, yung nagpa-abort, yung na-abort, no? O yung nagkaroon ng abortion. Dapat huwag kang, ano, huwag mong, anong tawag doon? Huwag mong huhusgahan. No? Okay, huwag mong huhusgahan. Ang problema dyan, mga kapatid, ay, mga anak na pala, kasi tatay nyo na kumbali. Okay. Ang problema dyan, ano? Kailan mo ang malalaman kung ang nag-undergo ng abortion eh sadya, sinadya, o aksidente. Nga, ito ka na. So, kailan mo malalaman kung ang isang babae na nag-undergo ng abortion eh sinadya niyang magpa-abort o nalaglag ng pusa yung kanyang anak sa kanyang sinapupunan. Mahirap ma-determine yun. Mahirap ma-determine. No? Okay. So, bibigyan ko kayo ng example dito. Kaya ako nagdala ng silya dito. Sample. Para i-illustrate kung paano yung abortion, no? Okay. Ay, hindi naman ako magpapa-abort dito. Example lang. Okay. Meron dalawang magkaibigan. Sabihin na rin mga 16 years old. About your age. Okay, 16 years old. Sabi ni ano, akala na natin si yung isa na si Jean. Si Jean. Yung isa, si Joanna. Para pareho ng Jean. Okay. Sabi ni Jean, sis Joanna, may problema ako. Ano problema mo? Delayed na ako eh. Ha? Delayed ka? Oo. Dalawang buwan na eh. Alam niya naman ito, no? No? Ah, ganun ba? So, meron na tayong reproductive health law, no? Okay. O sige, sis Joanna. Tumayo ka dun sa silya. Si Joanna ngayon tumayo sa silya. Tumayo sa silya si Joanna. Kasi sabi ni Jean eh, tumayo ka dun sa silya. Eh ano ba gagawin mo? Basta tumayo ka dyan, eh, tumayo. Ang ginawa ni Jean, sinipa na yung silya. Eh di,
ang diyowa na nalaglag. Natumba. O, di ba? Natumba. Since delayed na siya, ang assumption buntis siya. Nagdugo. Nagdugo. Okay. Let's ano ha, assume na natin na meron ng reproductive health, no ha, na ipasa na yung batas ha. Pupunta sila ngayong dalawa sa government hospital. Okay. Kakausapin kayo yung doktor. Kasabihin kayo nung ni Jim, Dok, yung kaibigan ko po nagdurugo. Ah, ganun. Sige nga, patingin. Yan. Patingin. O ano na ang gagawin natin dito? Din, yun yung tatanong ng doktor, di ba? Since ang intention ay talagang ilaglag yung bata, ano ang sasabihin ni Joanna ngayon? Ha? Tanggalin nyo na po. Tanggalin nyo na po. Yun ang implication, no? Binasa ko kaninang provision sa inyo. Walang magagawa yung doktor kundi sundin kung ano yung gusto ng babae. Dahil sinasabi doon, the woman who is undergoing post-abortion should be treated humanely, compassionately, and non-judgmentally. Kahit na yung batas natin nagsasabi na bawal ang abortion, yung bang babae na nag-undergo ng abortion ay pwede pang pasuhan? Hindi na, di ba? Wala na. I've been telling everyone this thing from the very first time I read the bill. Parati nilang sinasabi, walang abortion dun sa RHB. Pero ang linaw-linaw eh. You don't have to change the law doon sa pinagbabawal ang abortion because we have an anti-abortion law, no? Hindi natin lang kailangan tanggalin yun. It can stay there. Eh wala na rin makakasuhan. So we're trying to legitimize, the RH bill will legitimize an illegal act even without legalizing it. Tama? Tama? Okay. So, ganun yun. Sex education, more contraceptives, yung lahat ng pumapanyang contraceptives will lead to abortion. Right? So curious. Another question po. But for example, na-approve na po siya, like, is there a way to abolish it again? Tsaka parang mahihirapan mo po sila? Or what are the difficulties it's gonna be encountered once it's approved and they want to abolish it again? As I said kanina, marami nang sa provisions ng reproductive health bill. Existing na yan. May mga existing laws na. Kinopia yan. Ang tawag ko doon, copy-paste bill. Ay, mahilig kayo doon, no? Copy-paste, no? Ganun ang ginawa nila sa RHB. Kinopia nila doon sa ibang batas. Tapos inilipat lang nila na they came up with a new proposed law. Okay. Sabi mo, mas mahirap kapag ka naging batas na siya na i-repeal mo ulit yung batas na yun. The very reason why they want an RH bill is because it's very difficult, no, to change, to amend, or to abolish it altogether once it becomes a law. Mahirap. It would take years. Parang yung death penalty. It took some years before we were able to abolish it. Nung magkaroon ng death penalty law, it took almost 10 years bago napatanggal yun. Eh, by that time, the implications would have been very grave already. Tinanggal natin yung death penalty law, pero meron na at least dalawang
nag-sintay, di ba? Eh, nung tinanggal na natin, magbabalik pa ba natin ang dalawang naman na-bitay? So, ganun din dito sa RH bill. Gano'n nakarami yung na-abort na bata or yung hindi na naipanganon or yung nagkaroon ng micro-abortion bago mga matanggal ulit yung batas na yun. Sa Amerika, nung illegalize ang abortion, for example, after practicing all this contraception, hindi na nila maalis. There is no way. There is no way na matanggal na nila yung law na yun. Kaya ganun din yung mangyayari sa atin. Kaya as much as possible, dapat hindi siya mapasa. Kasi pag bumasa siya, hindi na natin matatanggal pa yun.